O Lord, hallelujah, outpouring of your Holy Spirit, hallelujah, outpouring of your Holy Spirit, which is our strength, hallelujah, in serving you. Thank you, dearest Jesus, for blessing us. And at this time, we're going to study your Holy Word. Without you, I cannot do anything, mahal na Panginoon. Forgive us, cleanse us from all unrighteousness, make us worthy unto thee always, O Lord. Hallelujah, in the mighty name of Jesus, open our hearts and minds and understanding to your Holy Word. Hallelujah, help me bring forth thy holy message with love and power. In leading prayer of our beloved pastor with Sada Almeida and Tem Prophet, we rebuke all the power of darkness, unbeliefs, and doubts. Cast out in Jesus' name. Amen and amen. Amen. And amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin natin pinamahala Panginoon, Lord to God. The highest praise, honor, and glory and thanksgiving is only unto the Lord Jesus Christ, our dearest Jesus. Praise the Lord. And secondly, I'd like to give also double honor and respect sa ating beloved and honorable Pastor Willy Estrada Almeida, the man of God, the end-time prophet of our loving God. And we also remember and cherish some blessed teaching and memories ng ating beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganun din bumabati ako sa lahat ng kanilang mga beloved children, in-laws, apo ng ating mahal na pastor. Sa inyo pong lahat, mga minamahal na mga kapatid, God bless you po. Praise the Lord. At muli, ang pinakamataas na pagpupuri at pagsamba, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. At ako rin po'y bumabati muli. Hallelujah. Ng Happy Happy Mother's Day sa lahat po ng mga ina ng tahanan. Praise the Lord. Hallelujah. Especially sa ating pong beloved mama dear at ngayon din ang kanyang mga beloved daughters at mga apo na ngayon ay mga in-laws at mga apo na ngayon ay mga ina ng tahanan. Praise the Lord. And then we should not forget, mga minamahal, na talaga ang mga ina ng tahanan, we acknowledge them, mga minamahal, sapagkat sila ang nagpalaki sa atin, nag-aruga. Amen? Ang sabi nga ng Biblia, mga minamahal, train up a child in the way he or she should go, and when they are old, they will not depart from it. Amen? They are part of our lives, mga minamahal, na kung papaano tayo po, mga minamahal, ay tinuruan. Amen. Ating beloved mama dear. Amen. Hallelujah. Sila po mga minamahal ang lagi. Hallelujah. Naroon sa tuhod ng mga pananalangin. Hallelujah. Kaya mga minamahal, tayo po ay lubos na pinagpala. Amen. Praise the Lord. Kasi marami rin nangangaral ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Mga pastor o nag-aalaga ng tupa, mga minamahal, maiksing panalangin lang ang kanilang inilalaan, mga minamahal. Amen. Ngunit nalaman natin, mga minamahal, ating parents in the Lord, mahabang pananalangin at pag-aayuno. Kaya magtataka sila, mga minamahal, grabe ang patotoo sa Jesus Miracle Crusade. Akala nila ganoon lang yun. But behind the scene, mga minamahal, the prayers, mga minamahal, ay mahabang panalangin ang inilalaan. Amen. Ang mga umaawit, ang mga ginagamit, mga minamahal, ay talagang nire-required, mga minamahal na mamuhay ng kabanalan, mga minamahal, amen? Mag-aayuno, mga minamahal, hallelujah. Kaya ito po, mga minamahal, kumikilos ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Sabi nga ng Biblia, hallelujah, no, God heareth not the sinner, but if any man be a worshiper of God, him he heareth. Ganoon ang ginawa ng ating parents in the Lord. Kaya we acknowledge again our beloved parents in the Lord, our beloved mama dear, a happy, happy Mother's Day. Amen. Let's clap our hands to our dearest Jesus. Amen. At tayo po, mga minamahal, ang mag-aaralan natin, mga minamahal, ay tayo ang asin ng sanlibutan. Amen. Tayo ay inilalarawan bilang asin ng sanlibutan. Ang asin ay parang walang halaga, ngunit makabuluhan ito. Maraming pinagagamitan, mga minamahal. Hallelujah, maging sa hospital, mga minamahal, sa kusina, sa lahat, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, ay preservative. Amen? Ngunit, mga minamahal, kung ang asin ay wala ng alat, wala ng halaga, kundi itapo na lamang, mga minamahal. Sabi nga, hallelujah. Kaya nga, mga minamahal, tayo daw po ay asin ng sanlibutan. Amen? Kaya magkalasang asin ang lahat sa atin, mga minamahal. Paano yun, mga minamahal? Literal ba yun, mga minamahal? Hindi po, mga minamahal. Ibig sabihin yung ating mga gawa. Amen? Hallelujah. Makikita nila, mga minamahal, hallelujah, ang kapangyarihan at kabanalan ng mahal na Panginoon. Let us read the first verse po, Matthew chapter 5, verse 13, mga minamahal. Ang sabi po ng banal ng kasulatan, mga minamahal, ye are the salt of the earth. But if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing but to be cast out
and to be trodden underfoot of men. Sa Tagalog po, ating basahin. Praise the Lord. Mateo Kapitulo 5, versikulo 13. Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, ay anong ipagpapaalat? Wala nang ano pamang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at tsurakan ng mga tao. Amen. 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 Palakpakan natin. Muli ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Praise the name of our dearest Jesus. Inaasahan ng ating pinakamamahal na Panginoon tayo bilang isang Kristiyano na maging makabuluhan. Amen? Sa sanlibutan na ito na nagdidilim na mga minamahal, ating ipakilala sa ating mga paligid, mga minamahal, ang ating pinakamahal na Panginoon ay buhay. Katulad tayo ng asin. Amen? Magkalasang asin ang bawat isa sa atin na kung tumabang na, mga minamahal, ay wala nang halaga. Amen? Praise the Lord. Nalaman natin, mga minamahal, grabe na ang nangyayari sa sanlibutan, mga minamahal. Grabe na ang kadiliman. Grabe na nag-uumapaw na, mga minamahal, ang kasamaan ngayon, mga minamahal. Kung iyo po, kung ipo'y aware sa mga nangyayari, mga minamahal, immoralities, at ang mga violence, mga minamahal, at na lahat po ng tanda ng nung tinanong ng mga apostol sa ating pinakamahal na Panginoon, ano ang tanda ng iyong pagbabalik? Amen. Pestilence, earthquake, mga minamahal, even the book of Timothy, mga minamahal, men shall be lovers of themselves more than God, lovers of pleasure. Amen. Hallelujah. Wala silang panahon sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nasa isip nila puro material na bagay, puro pleasure, mga minamahal. Kaya tayo po ay pinagpala na bilang maging Kristiyano. Kaya nga, hallelujah, once we, we become a Christian, mga minamahal, do not neglect, mga minamahal. Amen? Hallelujah. Ang pagpapahalaga sa pagsunod, pagtalima sa mahal na Panginoon, not only knowing the Word of God. Amen? Because knowing the Word of God is only the first step, but we have also to apply in our lives and to live for it. Amen? Praise the Lord. Another verse po ating basahin. Hallelujah. In 1 Peter chapter 2, verse 15 to 16. For so is the will of God that with well doing ye may put to silence the ignorance of foolish men, as free and not using your liberty for a cloak of maliciousness, but as the servants of God. Amen. Sa Tagalog po. Amen. Ang unang sulat na Pedro, talatang 2, versilo 15 hanggang 16. 15, sapagkat siyang kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa na mabuti ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong palalo. 16, na gaya ng kayo'y mga laya at ang inyong kalayaan ay hindi ginagamit na balabal ng kasamaan, kundi gaya ng maalipin ng Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa ating pong nabasang versikulo na ito, mga minamahal, na napakahalaga na bilang isang Kristiyano, mga minamahal, na tayo nagiging malasa o nalalasahan nila ang isang basong tubig, mga minamahal, just a pinch, mga minamahal, of salt. Hallelujah. Kahit konti lang yan in the crowd, mga minamahal, katulad natin, mga minamahal, magiging iba ka, mga minamahal. Makikita nila ang liwanag sa'yo, the way you talk, the way you speak, mga minamahal, maging sa pananamit, sa lahat, ikaw ay refined, hindi lang po dito sa loob ng gawain. Huwag po natin gawin yon, mga minamahal. Amen. Hallelujah. 24 hours, 7 days a week, dahil ang pinakamahal na Panginoon ang siya nakatingin sa atin para lagi tayong handa. Amen. Sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya nga sa ating nabasa, ito po ay aral sa atin, 2:15-16 na pag 1 Peter chapter 2 verse 15. Akin ulit babasahin, nabasa po natin, sapagkat siyang katotohanan, amen, ng kaloob, sapagkat siyang kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapapatahimik ang kamangmangan ng mga taong palalo. Amen. Mabe-bless sila, matatahimik sila, ganoon pala yung tunay na paglilingkod sa Diyos. Amen? Hindi lang yung nagpe-praise the Lord ka. Marami mga minamahal din tumatawag sa mahal na Panginoon. Sabi nga, yung mga hindi sumusunod, ang sabi ng ating pinamahal na Panginoon, they honor me with their lips, but their heart is far from me. Amen? Dahil sa kanilang mga gawa, ang sabi niya, they worship me in vain. Ang kanilang paglingkod ay walang kabuluhan. Bakit, mga minamahal? Pagpapaimbabaw lang. Amen? Ang verse 16, ang sabi, na gaya ng kayo'y mga laya,
at inyong kalayaan ay hindi ginagamit na balabal ng kasamaan, kundi gaya ng mga alipin ng Diyos. Amen. Maging servant of God daw tayo, even though we have freedom, mga minamahal, to choose. Amen. Talagang meron tayong freedom. Kahit Kristiyano ka na, you have the right to choose kung gusto mo bumalik sa buhay makasalanan. Amen. Ngunit, mga minamahal, there is a payment for this, mga minamahal. Dahil, hallelujah, ang mahal na Panginoon, tayo'y tinubos niya, hallelujah, sa kasalanan. Ngunit, kung ikaw pa ay tatalikod, mga minamahal, ikaw na, mga minamahal. Ano ang kabayaran? Karagat dagat ang apoy. Amen? Kaya, mga minamahal, pahalagahan natin na tayo ay magkalasang asin, maging iba. Amen? A peculiar people, sabi nga ng Biblia, that we should show forth the praises of Him who had called us out of darkness into His marvelous light. Amen. Nagliliwanag na tayo. Amen. Purihin ating pinakamahal na Panginoon. Huwag magsiayon sa sanlibutan, kundi mag-iba ng pag-iisip sa pamamagitan ng pagbabago natin, maging ating pag-iisip. Romans 12:1-2. Kali po sa tagal, basahin din natin, praise the Lord. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. Pag na-transform tayo, palakpakan natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa Tagalog po, mga minamahal, ating basahin. Mga taga-Roma, Kapitulo 12, Versikulo 1 at 2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. Versikulo 2, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago na inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaaya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen! Amen! Everybody say, praise the Lord! Praise the mighty name of Jesus. I beseech you therefore, amen, hallelujah, be not conformed. Mga minamahal, yung words na beseech, mga minamahal, ibig sabihin halos lumuhod na, mga minamahal, magmakaawa na. Hallelujah. Sinasabi ito, mga minamahal, ni Pablo sa mga taga-Romans. Amen. Alam naman natin kung historically, basahin nyo ang history ng Romans during that time, mga minamahal, ay maunlad, powerful nation during the time of Christ. Amen. They ruled the world, mga minamahal. Hallelujah. Sila po, mga minamahal, ay makapangyarihan noon. Kaya, hallelujah, makapangyarihan, mayamang bansa. Kaya nandoon, mga minamahal, ang mga gawa ng sanlibutan. Kaya sinasabi niya sa mga taga-Romans, mga minamahal, mag-iba kayo ng pag-iisip. Amen. Bakit niya sinasabi yan, mga minamahal? Dahil pag naging Kristiyano ka na, babalikan ka ng demonyo. Amen? Ang sabi nga, mga minamahal, na may yung tayong mga espiritu nasin na masasama. Amen? Spirit of lies, ha? Espiritu ng mga kung ano-anong mga masasamang bagay, mga minamahal, aalis yan pagka tinanggap natin ang pinamahal na Panginoon na bautismohan tayo. Ngunit kung igigrib natin, aalis at mababakante. Anong sabi ng Biblia? Babalik ako sa dati kong tahanan. Susubukan kong babalikan. Kung ang tahanan na yan, mga minamahal, ay laging nananalangin, o yung tao na yan laging nananalangin, hindi siya makakabalik. Lagi kang nagpe-pray. Amen? Imagine, mga minamahal, treat yourself, mga minamahal, as our body is just like a home, a house. Amen? Hindi pang walang hanggan itong ating katawan, mga minamahal. Kukulubot ito, tatanda ito, mga minamahal, magkakauban, mauubos pa yung buhok. Amen? Ganun talaga, mga minamahal, tatanda, mawawala tayo buhay na ito, mga minamahal. Tahanan lang yan. Yun, kaya tayo nakakakilos at nakakagalaw, mga minamahal, dahil yung ating soul, amen, yung ating kaluluwa. Kaya, mga minamahal, sa kaluluwa natin, mga minamahal, yung kaluluwa natin, naglalaban, ano ba ang susundin ko? Eh, yung espiritu ba ng mahal na Panginoon? Espiritu ng kaaway. And sabi nga, walk in the Spirit, so ye shall not fulfill the lust of the flesh. And these are contrary the one to the other.
so that ye may do what you want to do, mga minamahal. Ibig sabihin, kung Kristiyano ka na, kahit inhila ka ng demonyo, mga minamahal, dahil nasa iyong Espiritu ng Diyos, baliwala na, patay ka na. Amen. Pero kung wala kang disiplina, hindi ka dumadalo, hindi ka nanalangin, hindi ka na nagpupuri, mga minamahal, amen, paisi-isi ka na lang, nagkaroon ka ng overconfidence dahil matagal ka na sa paglilingkod. 30 years na ako, 20 years, mga minamahal, hindi po doon nasusukat yan, mga minamahal. Consistency, mga minamahal, amen, at hindi magkakaroon ng overconfidence. Lagi mong isipin, bago ka pa lang, amen, para hindi ka lumaki ang ulo mo, mga minamahal. Amen. Although may mga testimony tayo, mga minamahal, nakaka-bless ang mga testimony natin, mga napakinggan, mga minamahal. Pagbabago ng buhay, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Kaya nga, mga minamahal, huwag nating kakalimutan. Lagi nating isipin pag tayo nagpupuri na nalangin, ano ba tayo noon. Amen. Hallelujah. Para tayo po, mga minamahal, ay laging nare-revive. Amen. Kapag ka nag-overconfidence ka na, hindi na muna ako mananalangin, dumadalo naman ako ng linggo eh. Amen. 3 times a week pa nga eh. Yung ibang mga minamahal, talaga, yung po mga may trabaho, okay lang po, mga minamahal, Sunday na lang nakakadalo. Pero kung may time po kayo, mga minamahal, pahalagan nyo, mga minamahal, ang pagdalo, mga minamahal. Amen? Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dito tayo palalakasin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At nakikita na mahal na Panginoon yan. Hallelujah. Naalala ko yung testimony nung ating overnight prayer. Napunta siya sa langit. Taga Jesus Miracle Crusade daw siya. Nasa overnight siya. E di naka-record pala sa langit. It was recorded in heaven. O saan ka? Cuneta Astrodome. O nandoon, hinanap dun sa first stage ng mga upuan. Second hanggang third, wala. Nakita mga minamahal, nandoon siya sa dilim. Natutulog pala. Minamahal. O, hindi siya naging kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya mga minamahal, aral din to sa atin. When we are here, mga minamahal, pay attention from beginning to the end, pahalagahan natin ang pagpupuri sa mahal na Panginoon. Mahalin, kunin na tayo ng mahal na Panginoon. Anytime, mga minamahal, ikiklaim mo, taga Jesus Miracle Crusade ako, review his life. Irereviewin tayo, mga minamahal. Amen? Pag Sunday ka lang, refine na refine, maayos na maayos. Pagdating ng Monday, Tuesday, wala na, mga minamahal. Kaya nga yung sinabi natin, binasa natin, be transformed by the renewing of your mind. Amen? Hallelujah. So that you may prove what is perfect will, amen, of God. Yun po, lalakas tayo. Gamitin natin ang ating impluensya para makakay tayo ng kaluluwa, mga minamahal. Kasi pagka ginagawa po natin to, hindi naman talaga tayo ang magkoconvert eh, ang mahal na Panginoon eh. Mabibless sila sa atin. When we share the word of God, mga minamahal, magkakabunga tayo. Amen. Makabuluhang Kristiyano ay nakapag-akay ng kaluluwa. Praise the Lord. Amen. Sa ating mga narinig na mga patutuo, amen. Maganda, mga minamahal, magkaroon tayo ng bunga. Amen. Hallelujah. Dalawang bagay po yung inibanggit sa Biblia na magkakabunga tayo, mabunga ng Espiritu Santo na sa atin, 9 fruits of the Holy Spirit, at gayon din ng kaluluwa. Amen. Sapagkat yung nabubungang sanga, lilinisin palalo ng mahal na Panginoon at lalong magiging mabunga. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. From the book of Colossians chapter 4, verse 6, mga minamahal, atin pong basahin muli, mga minamahal, let your speech be always with grace, seasoned with salt. Amen. Remember, ang pinag-uusapan natin, salt. Ito na naman, binanggit. That ye may know how you ought to answer every man. Sapagkat mga minamahal, kapag ka ito po, mga minamahal, yung pananalita natin ay maayos, mga minamahal, ibig sabihin, ang sabi nga ng Biblia, kung ano yung nasa puso natin, yun ang lalabas. Amen? Kung puno ka ng banal na Espiritu ng mahal na Panginoon, lagi kang nagme-meditate, Word of God, mga minamahal, lagi mong gusto i-share ang salita ng Diyos. Amen? Meron kang sandata. Remember, the Word of God is the sword of the Spirit, which is our weapon sa gawa ng kaaway. Amen? Hallelujah. Kaya nga ating basahin, mga minamahal, sa Tagalog. Kindly po, kung nakahanda na. Praise the Lord. Sa sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas, talatang 4, versikulo 6, ang inyong pananalita naway laging may biyaya na makalasang asin upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Amen. 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 Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Nagiging magkalasang asin. Amen. So kapag ka ikaw, mga minamahal, ay nagsasalita, ay refine na refine ka, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Magiging blessing ka.
Hallelujah. Spontaneous o kusa, mga minamahal, lalo kang bibigyan ng wisdom ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magulat ka na lang, nasabi ko pala yung bagay na yun. Hindi ko alam yun. Ipapaalala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Remember, ang mga apostoles, mga minamahal, nung bago iwan ng mga ng ating pinakamamahal na Panginoon, huwag kayong mag-alala. Sa dami ng mga ibinilin ko sa inyo, Hallelujah, kapag kayo'y kinwestiyon sa Sanhedrin, Hallelujah, kinuha kayo ng mga Pharisees, mga minamahal, kasi persecuted mga minamahal, ating pinamahal na Panginoon, pinapatay pa siya. Amen? At sinabi niya, kayo'y dadakpin, ngunit kapag kayo'y tinanong, huwag na kayong mag-iisip ng kung ano magpaplano. Wala na. Kusa, sapagkat ang Espiritu Santo ang magbibigay sa inyo ng karunungan. Gayon din, pagka kayo'y nagsishare ng salita ng Diyos, Lord, tulungan mo naman ako, bigyan mo ako ng wisdom. Itong sinesiran ko to, ang galing sa Biblia, ako wala akong alam. Amen? Marami pong ganong situation. But when you pray, God will give you a wisdom. It's not a matter of galing sa Biblia, mga minamahal, but through your testimonies. Amen? Through your reasoning, mga minamahal, na ibibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymn and spiritual song, singing with grace in your hearts to the Lord. Amen? Hallelujah. God, po, basahin po natin yung another verse. Sa Tagalog po, mga Tagulo, Colossians, Kapitulo 3, Versikulo 16. Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan, kayo mga turuan at magpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan muli natin ang pinakamahal na Panginoon. Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Kayo'y magturuan, magpaalalahanan sa isa't isa sa magitan ng salmo at ng Espiritu at ng mga himno at ng mga awit. Magpapaalalahanan kapag ka ang kapatid mo, mga minamahal, ay nalilihis ng landas, nandoon ang pagpapaalala, pagtuturo, mga minamahal. Amen. Dahil tayo po ay mga brothers keepers, sisters keepers. Dahil ang demonyo, mga minamahal, especially at this time, 24 hours, mga minamahal, 7 days a week, talagang nagmamadali na sila. Hallelujah. Dahil alam nila, their time is too short, mga minamahal. Wala na tayo sa last day, but we could be last hours or last minute, mga minamahal. Nandiyan na ang sign. Amen. Yung isang state, mga minamahal, meron na silang pinopromote. Mga minamahal, yung mga Satanist temple, may mga church na ang Satanist dito. At nilalaban nila under the Constitution, we have a freedom also, mga minamahal, to worship, mga minamahal, kung ano ang gusto naming sambahin. Oh, ganun ang demonyo ngayon. Kita nyo, tapos mayroon pa silang activity, after school activity. Children's Club, mga minamahal. Kung hindi po totoo ito, mga minamahal, nandoon na po, mga minamahal. Tingnan nyo po, mga minamahal. May mga nagda-download at outrage talaga ang mga parents. Mga minamahal, biruin nyo. Tapos mayroon pang commercial sila na parang commercial na ginawa nilang may soundtrack, mga minamahal. Mayroong fan, this is a place of fun, Satan temples. Tapos mayroong mga melody songs. And then, pagkatapos nun, and remember, there is no hell. Yun ang tinuturo sa mga bata ngayon. Amen? Sinungaling talaga si Satanas, eh, no? Mga minamahal. Para marami siyang maakay, madam, marami pang makasama sa impyerno. Kaya, mga minamahal, nakakatakot ang ating panahon. Hindi po, mga minamahal, biro. Amen? Hallelujah. Ang panahon natin ngayon. Basahin po natin yung another verse, mga minamahal. Ephesians 4:26-32, be angry and sin not, let not the sun go down upon your wrath. Amen? Kung magagalit daw po tayo. Amen? Pero huwag tayong magsasalta ng masama. Sin not. Amen? Kasi kung minsan may outburst tayo, mga minamahal, na upset tayo, mga minamahal, pero huwag daw iyon magtatagal. Amen? Let not the sun go down upon your wrath. Neither give place to the devil. Huwag mong bibigyan daan ang demonyo.
Amen. Let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands, the thing which is good that he may have to give to him that needeth. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Amen. I'd like to emphasize, mga minamahal, ito, mga minamahal, yung ating nabasa, let your speech be seasoned with salt, yung una. Ganito rin to, mga minamahal, 29 verse 29, no corrupt communication proceeded out of our mouth, which is good to the use edifying. Amen. Sa ikalalakas daw ng mga nakakarinig. Amen. At maging grace pa sa mga nakikinig. And verse 30, grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Remember, napakahalaga, mga minamahal, hallelujah, na ang banal na Espiritu ay nananahanan sa atin. Do not grieve it. Amen. Paano ba nagigrieve yon? Sa ating disobedience. Mawawala yung selyo natin. Amen. Selyo, napakahalaga ng selyo sa mail. Amen. Praise the Lord. In verse 31, let all bitterness and wrath and anger, clamor and evil speaking be put away from you with all malice. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake had forgiven you. Amen. Hallelujah. Dahil maging mabait ba po tayo, mga minamahal, mapagpatawad. Amen. Tender-hearted and forgiving. All bitterness, wrath and anger and clamor and evil speaking maalis sa atin. Kindly po basahin natin sa Tagalog. Praise the Lord. Mga Tagaepeso, kapitulo 4, versikulo 26 hanggang 32. Kayo'y mga galit at huwag kayong magkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. 27, nibigyan daan man ang Diablo. 28, ang magnanakaw ay huwag nang, ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw. Huwag nang magnakaw pa, bagkos magpagal, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibigay sa pangangailangan. 29, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. 30, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. 31, na lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay ng mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. 32, at magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin na mga patawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the mighty name of our dearest Jesus, mga minamahal. Remember, yung mga ating binabasa na ito, sinulat to ni Pablo sa Ephesians, sa Romans, hindi po sa mga believer ito, ay hindi po sa mga unbeliever ito, kundi sa mga believer. Amen? Kaya laging ganun ang paalala niya, dahil mga minamahal, ang tao ay marupok, mga minamahal. We always being forgetful. Kahit matagal ka ng Kristiyano, kaya magtataka ka, mga minamahal, mayroong mga Kristiyano na matagal na nawawala sa mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah. Nadidisip pa ng kaaway. Bakit, mga minamahal? Bakit? Dahil hindi sila po, mga minamahal, nagtatyaga. Amen? Nag-backslider. O weak Christian. Meron din mga weak na Christian. Amen? Or by lips lang sila. Sila po ay mga Kristiyanong powerless. Kasi dahil sila ay prayerless Christian. Amen? Not dedicated unto our dearest Jesus. In Matthew 5, 8, 9, mga minamahal, praise the Lord, mga minamahal, wala yata po sa verse natin. Matthew 5, 8, 9, ang sabi dito, these people draweth nigh unto me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. But in vain they do worship me. Amen. Sa wala raw kabuluhan ang kanilang pagsamba, teaching for doctrines the commandments of men. Hallelujah. Kaya nakakatakot, mga minamahal, na maging Kristiyano sa bibig lamang. Amen. Kaya napakahalaga na tayo po, mga minamahal, ay truly dedicated. Isaiah 29:13, ang sabi rin po, wherefore the Lord said, for as much as these people draw near me with their mouth and with their lips do honor me. Marami, mga minamahal, sa ating, sa mga television ngayon, yung mga nagwo-worship,
Grabe ang kanilang emotion sa kanilang pagpupuri. Ha? Talagang grabe ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi true emotion, mga minamahal. Isyo-show mo, mga minamahal. Amen? Hindi talagang yung espiritu ng mahal na Panginoon na kahit na wala ka na sa gawain, amen, refine ka pa rin, amen, binago ka talaga ng mahal na Panginoon. Hindi ka na nagmumura, hindi ka na palaaway, o brawler sa English, mga minamahal, konting problema lang, nakipag-away na. Oh, kinat ka lang sa car mo, mga minamahal. O, nagalit ka na. Amen. Merong ganyan dito sa LA, mga minamahal, long time ago. Kinat, mga minamahal, ang ginawa nung na-i-cut siya, sinundan niya. Pagkatapos, mga minamahal, binaril. Ganun lang, simpleng bagay, mga minamahal. Amen. So, kaya nga, mga minamahal, hindi true emotion. Yung talagang pilitin mo, mga minamahal, na talagang manahan ang banal na Espiritu Santo sa'yo. Magdataka ka, eh bakit brother, yung isang kapatid natin, pagka nagpuri, grabe ang kapuspusan. Pagka wala na sa gawain, nakita ko ganun pala manamit. Walang kamanalan, nagmumura pa rin. O mga minamahal, eh ginawa niya ang banal na Espiritu Santo, bisita na lang sa kanya. Iba po yung naka-residence sa atin. So remember, let the Holy Spirit reside on you. Amen? Praise the Lord. Kapag napakahalaga po, mga minamahal. Amen? Purihin na ating pinamahala Panginoon. Ano pa ang nagiging dahilan bakit mga weak ang mga Kristiyano, mga minamahal? Dahil napapasok na nga nila. Amen? Yung kaaway. Remember, I told you, ang ating katawan na ito is like a house. Ikaw ba, mga minamahal, if you're going to sleep, mga minamahal, ikaw lang ang nasa room. Kahit na mag-rent ka ng hotel, anong first na gagawin mo bago ka matulog? I-check mo yung door mo na nakalock. Amen? Ganun din sa tahanan, lalo na mga padre de pamilya o mother of the house, mga minamahal, kung wala ang husband, i-check niya ang window kung nakalock, ang door nakalock, mga minamahal. Bakit? May mga intruder, may mga magnanakaw. Amen? Makita, nakabukas. At ganoon din, mga minamahal, bilang Kristiyano. Amen? We guard ourselves. Amen? Through how? Through our prayers. Amen? Kapagkat, mga minamahal, kapagkat hindi ka na nanalangin, hindi ka na rin nag-aayuno, mga minamahal, dahil sinasabi mo, matagal ka na sa gawain, mga minamahal, huwag po, mga minamahal, marupok po tayo, mahina tayo, makakalimutin tayo. Satan is more powerful than us. But God is greater than Satan, mga minamahal. Remember, He is second, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kahit sabihin mo, magaling ka na sa salita ng Diyos, kahit ako, nagsishare ako sa inyo ngayon. Amen? Kapareho ko lang kayo, mga minamahal, na mahina. Anytime, madaya ako ng kaaway kapag hindi ako nagbantay din sa aking sarili. Amen? Tayo po, mga minamahal, ang puntirya ng kaaway, mga ginagamit. Amen? So kung hindi mo ilalak yung pinto mo, naka-open lang, amen? Ibig sabihin po nun, disobedience ka, ha? Hey, hindi ka nanalang, hindi ka nagayuno, nagmumura ka pa rin, nagiinom ka pa rin ng alak, ha? Nagsisinungaling ka pa rin. It's just like you open the door, and the Holy Spirit is grieved aalis. Ano ang papasok ngayon? Ang demonyo. Ano ang sabi ni Pablo, mga minamahal, sa Romans chapter 7:15? Amen? Na sinabi niya, when I want to do good, evil is present. Amen? Ito po, mga minamahal, yung verse na ito, medyo a little bit confusing, but it is the word of God, mga minamahal, ni reveal kay Pablo, mga minamahal, para maunawaan natin. Amen? And in the book of Romans chapter 7, verse 15, sapagkat ginagawa ko, hindi ko nalalaman, sapagkat hindi ko ibig ang ginagawa ko. Ang sabi to, ito yung mga nanghihina ng Kristiyano. Amen? Datapot ang kinapopootan ko, yaon ang ginagawa ko. Huh? Ayaw mo magmura, ayaw mo magano, magsinungaling. Yung mga nag-backslide, mga minamahal, balik na sa inyo, ayaw ko nito eh. Iba, mga narinig natin, patotoo, ganun din. Yung mga unbeliever, ayaw ko na. Ngunit walang kapangyarihan, mga minamahal. Verse 16, amen. Ngunit kung hindi ko ibig ang siyang ginagawa ko, ay sumasang-ayon ako sa mabuti na mabuti ang kautusan. Amen. Remember this verse, mga minamahal. Dito sabi, ngunit kung hindi ko ibig ang siyang ginagawa ko, ito, relevant din po ito sa mga unbeliever, ibig sabihin, kumbinsido raw siya na sumasang-ayon siya na ang kautusan ay mabuti. So the commandment is right, but I have no power to overcome
the things that I don't want to do. So yun ang sinabi niya, yung hindi ko ibig, ang ginagawa ko. Kumbinsido ako na tama ang kautusan at mali ang ginagawa ko, but they have no power. Maging mga backslider, mga hindi dumadalo o mga unbeliever, mga minamahal, yung ayaw nilang gawin, mga minamahal nagagawa dahil na-overcome na sila. Yung tahanan nila ang nakapasok na si Satanas. Ang nagmamanage na ngayon ng tahanan, ang demonyo. Sino yun yung ating katawan? Eh, yung flesh pa natin, another enemy natin. Amen? Datlo nga ang kaaway natin eh. Kaya nga, ang demonyo mga minamahal, yung mga unbeliever, hindi na nila kailangan tuksohin yan. Sarili na nila talaga nagpupunta ron. Amen? Yung mga nagpapadaya at wag na wang mangyari ito sa atin. Amen? Hallelujah. Kaya sa verse 17, kaya ngayon hindi ako ang gumagawa nito. Amen? Sa verse 17, kaya ngayon hindi ako ang gumagawa nito, hindi na ikaw, kundi ang kasalanang tumitira sa akin, sabi niya. Yung demonyo na. Ano yan? Tamad man na lang eh, magpuri. Hindi nagpapahalaga. Eh, umaatin naman ako eh, every week. Oh, pero hindi mo naman sinusunod, mga minamahal. Remember, ang sabi ng Biblia, there is therefore no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Amen. Sa Tagalog po, ngayon wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo na hindi na nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Yan po ay Romans chapter 8. Amen? Verse 18. Amen. For I know that in me, that is in my flesh. Oh, remember, yung flesh natin, isa sa kaaway natin, verse 18. That is in my flesh. Sabi dito sa English, dwelleth no good thing. Sa Tagalog po, ayan. Dwelleth no good thing. For to will is present with me. Gusto kong magbago na. Meron ako, may isang mga unbeliever, mga minamahal, ganun din sa mga mahihinang Kristiyano, mare, mga minamahal. But how to perform it, that which is good, I find not. Hindi ko makuha, hindi ko magawa. Wala na, na-overcome na. Verse 19. For the good that I do not, but the evil which I would not, that I do. Yung masama ang ginagawa ko, pero ayokong gawin. Amen? Sa Tagalog po natin ilagay, mga minamahal. Sorry, naku-confuse yung nag-aayos. Amen. Sa Tagalog po, verse 19, sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig, siya kong ginagawa. Amen. Kaya, mga minamahal, pag nanlamig na ang isang Kristiyano, babalik na, mga minamahal, sa kanyang dating gawa. Amen. Kawawa, mga minamahal. Sunod-sunuran ka na lang uli. Naging backslider po ako, naranasan ko mag-backslide, mga minamahal. Amen. Balik ang sigarilyo ko, balik ang inom ko, mga minamahal. Balik ang bisyo, mga minamahal. Ngunit ako'y bumubulong sa ating pinamahal, Panginoon Lord, gusto kong bumalik. Amen. Huwag niyo pong gagawing practice na nasa gitna lang kayo. Ay, gawain. Nandito ka sa kanan. Pagkatapos ng Monday, Friday, dito ako sa club. Inuman. Ha? Pagmumura. Pabumuhay ng kasalanan, nasa gitna ka, sabi ng Mala Panginoon, I will spew you out because you are lukewarm. You are neither hot, neither cold because you are lukewarm. Isusuka kita. Walang kaligtasan, mga minamahal. Amen? Verse 19, nabasa na natin. Amen? Verse 20, now if I do that I would not, it is no more that I do it, but sin that dwelleth in me. Amen? Nabasa na natin kanina yun. Amen? Ngunit inulit-uli niya. Ngunit sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa. Ngunit, hindi ko ginagawa, nawala yung ginagawa, hindi ko ginagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira na sa akin. Amen. Hindi na raw siya ang gumagawa, hindi na yon. Kaya kahit gaano ka kalakas, kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka nakatagal, walang magaling, mga minamahal, kundi ang pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Kaya, be humble, mga minamahal. Amen? Kahit matagal na tayo sa gawain, amen, maging humble, maging maingat. Amen? Hallelujah. 21. Kaya nga, nasumpungan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. I find then a law that when I want to do good, evil is present with me. Wala nang kalakasan to, mga minamahal. Hindi na ito nananalangin. Amen? Sa Kristiyano at sa mga hindi namang Kristiyano, gusto man nilang magbago. Amen? Gusto ko na rin, New Year's resolution, nagawa ko 2 linggo lang. Hindi na ako nagsigarilyo, hindi na ako nag-inom, pero bumalik. Amen? Because evil is present.
when you want to do good. 22, malapit na po tayo matapos. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Datapwat nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaga laban sa kautusan ng aking pag-iisip at dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanang nasa aking mga sangkap. Amen. Ito pong verse 23, another verse po mga minamahal. Ito po ay ang mga Kristiyano na kalahati lang ang sinusunod. Amen? Kalahati lang. Sabi niyan, datapot nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka. So, ibig sabihin, mga minamahal, merong kang weakness sa ibang kasalanan. Hindi mo talaga na isusuko eh. Sabi, nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap, nakikipagbaka, maaring yung kamay mo. Mahilig pa rin kumuha ng alak, iinom. Ang sabi ng Biblia, amen, if thy hand offend thee, cut it off. It is better for you to thrown into hell na isa lang daw ang kamay. Amen? Kapag yung paa mo, mga minamahal, ito talangin pa ako, dinadala ko lagi sa club eh. Kaya nagkakasala ako eh. Pero hindi po literal na puputulin yan. Yan po, mga minamahal, o yung isip mo, ha? Laging napepenetrate ng kaaway, yung puso mo na gumawa ng kasalanan, malalaswa, mga minamahal. Amen, na pumapasok sa isip mo. Yan po, mga nakikipagbaka. Laban sa kutsa ng aking pag-iisip, dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. Ano po ang remedyo dito? Prayer and fasting. Amen? Dahil mga minamahal, kapag ka ikaw nagpapasting, nanghihina ang katawan mo, mga minamahal, yung flesh natin, mga minamahal, na ito ay mahilig sa mga pleasure, sa mga hindi gusto na mahal, na hindi ka lugod-lugod sa mahal na Panginoon. Amen? Remember, flesh is weak, spirit is willing. Amen? Flesh is weak, spirit is willing. Yung mga sangkap mo na yan, na isang nakikipag-struggle, wala na. Lalakas ka na. Nag-ayuno ka eh. Patay. Namamatay na yung carnal mind sa isip mo at isip, sa puso mo at isipan. Carnally minded is death, but to be spiritually minded is life. Hindi mo overnight na makukuha ang strength. Hindi sa pagdalo lang ng 3 times a week. Kailangan talagang dedicated ka. Amen? Lalo na kung nakikita mo, wala na. Wala sa ayos ang paglilingkod ko. 3 times a week naman ako, pero ba't ganito? Nagmumura pa rin ako. Nagbibihis pa rin ako ng hindi kaaya-aya, kalugulugod sa mahal na Panginoon. Dahil meron sigurong ginagampanan, yung parang napipilitan ka lang. Huwag, mga minamahal. Amen? Kapareho lang ang mga ginagamit, mga minamahal, kahit mga awit lang tayo, mga minamanugtog, napakalaki ng ating ginagampanan, mga minamahal. Amen? Kaya nga, mga minamahal, nagtataka ang mga taga-ibang gawain, ganoon pala, hindi ka pala basta-basta makakatugtog o makakaawit o makapagpatotoo. I-screenin ka pa. Amen? Grabe naman dyan sa Jesus Miracle Crusade. Kaya grabe rin ang patotoo. Amen? Palakpakan natin ang pinamahal ng Panginoon. Bakit? 100% sinusunod. Amen? May nakasabit sa tenga mo, eh hindi ka pwede talaga. Hindi ka lugod-lugod, matagal ka na. Buti kung baguhan ka pa lang din. Puro drawing yung mukha mo. Amen? Eh lahat tayo maganda sa mahal ng Panginoon. Amen? We are created in the image of God. Hindi na natin kailangan pinturahan pa yung mukha natin. Amen? O sabitan pa ng mga parang Christmas tree, kung ano-ano yung nakalagay. Sa mahal na Panginoon, mas na kinalulugdan niya, simplicity. Amen? Palakpakan natin ating pinamahal na Panginoon. Verse, na po pala, natapos na tayo mga minamahal sa verse na yan. 23, 24 and 25. Kung meron pa tayong verse na kasunod dyan. 24 and 25, kindly. Abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Amen. Abang tao daw tayo, sino ang magliligtas sa atin sa katawan nitong kamatayan? Itong ating katawan, mga minamahal, ang destination, kamatayan. Amen. Na gusto puro pleasure. Kaya nga, pagka binautismohan ka na, ang sabi ng Biblia, inilibing ka na, yung dati mong pagkatao, inilibing na, patay ka na sa kasalanan. Kaya ka lang nabubuhay dahil kay Kristo. Kaya yung laman mo, mga minamahal, oh, minura ka, inaway ka, oh, praise the Lord, amen. Yun na lang ang reply mo. Oh, inargabyado ka, praise the Lord. Pakumbaba pa rin, mga minamahal, amen. Then, verse 25, nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, kaya nga tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-iisip
sa kautusan ng Diyos. Datapwat ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. Amen. So, pinili na ni Pablo, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi na yung laman na gusto lagi ay ang kasalanan o hindi kalugod-lugod sa Diyos. Palakpakan natin ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. At basahin po natin yung ating another verse, mga minamahal. Kindly po, malapit na po tayo matapos. Praise the Lord. Yung sunod na verse natin, mga minamahal, hindi nyo na na-track. Amen. Glory to God. Ito pong next verse natin, mga minamahal, Ephesians, Second Peter 3:9-13. Kindly po paki-check kat para Second Peter chapter 3 verse 9 to 13. Maghanda na rin po mga minamahal ating mga manunugtog at ating mga mag-aaway. Praise the Lord. Ephesians 5:1, be ye therefore followers of Christ. Second Peter 3:9. Amen. Sa Tagalog po. Kung nakuha na, kung wala pa po, ito sa English. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Amen. Then, but the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heaven shall pass away with great noise, and the element shall melt with fervent heat. The earth also, that the works that are therein shall be burned up. Amen. 11, seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought ye to be in all holy conversation? Amen. Praise the Lord. And godliness, looking for the hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, the elements shall melt with fervent heat. Amen. Nevertheless, according to His promise, look for new heavens and new earth, wherein dwelleth in righteousness. Okay na po yan. Palakpakan natin ating pinamahal na Panginoon. So itong nabasa natin, mga minamahal, sa 2 Peter, ang topic natin, mga minamahal, actually is salt. Amen? Ye are the salt of the earth. At itong ating nabasa, mga minamahal, yung verse sa Tagalog, mga minamahal, kung pwede ipalagay uli, 2 Peter chapter 3, na ito raw, mundo na ito ay nakalaan para sa paggunaw. Alam natin, mga minamahal, noong araw, well, hindi pa uso ang refrigerator. So, ang salt is become a preservative. Kapag nakahuli sila ng isda, preservative, asin. Amen? At kung karni man, lalagyan nila asin preservative. At ito po ay disinfectant din. Amen? Salt is good, mga minamahal. Amen? Tayo yun. Kaya hindi pa nagugunaw itong mundo na ito dahil narito pa tayo. This place is headed for destruction, mga minamahal. Amen? Hallelujah. Kaya nga, mga minamahal, magpakainit tayo para wag tayong maiiwan. Dahil pag naiwan tayo, mga minamahal, nakakatakot. But the day of the Lord, ang sabi dito, datapwat darating sa verse 10, ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan na araw ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw ng matinding init, at ang lupa, ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Amen. So, wag na tayo, mga minamahal. Amen. Paisi-isi sa paglilingkod. Amen. Dahil anytime na, parin pag-uwi natin tahanan or next week, mga minamahal. Amen. Baka hindi na tayo makatuloy sa San Francisco na anniversary dahil kukunin na tayo ng mahal na Panginoon. Anytime na talaga, mga minamahal. Imagine, mga minamahal, meron ng church ang mga Satanists. At yung isa pa, pinilagay sa video, mga minamahal, kinuha yung Bible, oh, pinagpupunit nung nag-i-speech sa stage. Tapos pinunit yung Bible, mga minamahal. Their defiance, mga minamahal, sa Diyos. Grabe, mga minamahal, the days of Noah and the days of Sodom and Gomorrah, it's happening now. Pestilence, mga minamahal, earthquakes. Amen. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. At mga minamahal, dito na po, mga minamahal, natapos ang ating panalagawin at huling mention ko, mga minamahal, sa atin na tayo po, mga minamahal, ay maglingkod ng mainit. Amen. Na maging makubuluhan tayo. Ipakilala natin ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus to our lives na magkalasang asin. Give yourself to our dearest Jesus. Amen. Whole, mga minamahal. Amen.
Hallelujah. Huwag niyong kakalimutan ang inyong first love, mga minamahal. Honor the Lord. Amen. Fear the Lord. Amen. For the fear of the Lord. Amen. Hallelujah. Will take us to heaven. Give yourself seriously, mga minamahal. Seryoso, mga minamahal, ang ating pinamahal na Panginoon. Hindi siya napapabiro. Totoo ang impyerno, mga minamahal. Amen.